Hello once again. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Pinoy Survivor. Back to back tayo ngayon. Duktungan ko na yung unang upload kanina. So, si Brent Chomsky may question kung fixed daw ba yung salary ng mga manager. Oh, yeah. So, fixed. Actually, everyone. Tapos yung 300 na tinatanong mo, if it's say per hour, no. It's 300 per day. Yun yung, at that time, yun yung minimum wage. I'm just making a benchmark para madaling maintindihan eh. So, 300. Thereabouts, ang minimum wage. A day. Pesos a day. So, yung tanong mo, Bren, may natandaan ako eh, na isa pa dun sa ginawa ko. Tinignan ko yung mga 201 file ng bawat isa, tapos nun, inano ko siya, nakita ko yung mga salary ranges ng mga staff, nung janitor, nung clerk, nung mga supervisor, mga managers, tapos yung mga computer personnel. Lahat-lahat, tinignan ko. Ang nangyari, hire sila ng kung sino-sino, kung pinapirate nila. And then, kung ano yung dating salary ng tao, tatapatan lang nila. Or minsan, kung gustong-gusto nila yung tao, kukunin nila, mas mataas yung sweldo. So, ang nangyayari, yung salary structure, sala-salabat. Talagang, ganun-ganun. High-low, ganun. Iba-iba. Pati managers, makakakita ka ng assistant vice president, mas mababa sweldo niya compared sa isang senior manager. Ganun ba? Ang tipo. May makita kang middle manager na mas mababa yung sweldo kesa sa isang assistant manager. Ganun eh. So, sakit sa ulo. Talaga, sakit sa ulo. So, tinanong ko yung HR, ba't nagkaganon? Eh, wala daw sila magawa kasi yung top management daw pagka nag-hire, kung ano yung sabihin, yun na. So, nakatago ngayon yung sa 201 file. Sabi ko, may mali doon. Paano ngayon pagka ipopromote yung tao? Kasi pagka pinromote mong isa na nasa high-end yung sweldo niya, sa next higher rank, ayaw mo siyang dagdagan ng sweldo, which becomes factor para wala ng gana yung taong pinopromote mo. Kasi na-expect niya may salary increase siya. Eh kung dadagdagan mo lang ng 1,000, wala. And then, talagang walang standard, no? So, there's got to be a standard. So, sabi ko, sige, gagawa ng standard na yung standard aangkop dun sa minimum wage na ipinapa-implement ng government. E pagka nagpa-minimum wage ang government, across the board yun eh, lahat eh, susunod dapat. Kasi minimum wage nga eh. So, to make it short, parang di tayo maba, ang nangyari doon, gumawa ko ng job grading, no? One being the lowest, hanggang pataas siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganun, no? Hanggang umabot yata kami ng 25, parang ganun. If I remember, basta, 1 being the lowest, and then may entry level na low, medium, high. Halos maliit lang ang discrepancy noon. Kunyari, maglagay ako ng numero para maintindihan nyo. Yung job grade 1, low niya is kunyari XX amount, tapos yung medium niya, ang difference, minultiply ko lang ng 1.05, 5%, okay? So, ang discrepancy ng 5% is from the low to the medium and from the medium to the high. So, a total of 10% na lalaruan ng kung sino man yung nag-hire. At kung sino man yung
yung HR manager or kaya yung vice president or yung even yung presidente ang kakausap for final interview, meron siyang magiging guide na recommended ng HR na doon kukuhanin doon sa salary structure ng buong kumpanya. Na kung kumukuha ka kunyari ng isang computer programmer, boom, titignan mo yung katapat niya, computer programmer, low, medium, high. So, pagka nagre-recruit na, no, pagka kukuha na, mas mataas yung sweldo niya sa ibang kumpanya, edi doon ka pumunta, doon sa susunod na rank. Di ba? Kasi, kunyari, computer programmer, may naman ako nilagay, 1, 2, and 3. Oh, so, doon maglalaro. Ngayon, kung kinukuha mo is 1 para sa 1, tapos nun yung salary grade niya, hindi nang kaya ng kumpanya, doon mo siya, kunin mo siya sa much higher na level, yung entry, papasok siya. I hope you get it, no? So, yung mapa ko ng salary standardization, nandito yung job grade, 1, 2, 3 hanggang 125 kunwari, tapos sa sumunod is the title, and then the rank. The rank muna and then the title. The title is kung ano yung tawag sa kanya given the department. Okay? Rank niya is kung staff ba siya, staff o clerk, no? Staff. Tapos nun, assistant supervisor, 1, 2, 3. And then assistant manager, yung staff may 1, 2, 3 din. Panay, usong-usong mag 1, 2, 3. Well, staff 1, 2, 3. Supervisor 1, 2, 3. And then assistant manager. And then manager. And then senior manager. And then assistant vice president. Senior assistant vice president. Vice president. And then and so on. First Vice President, Executive Vice President, Senior Vice President, blah, blah, blah. Hanggang Presidente. So, yun yung ano dito. And then, sa bawat function of management, sa division ng office, nandito yung HR function, nakalabel doon kung ano yung plantilla ng division. And then, dito marketing, dito legal, dito yung finance, tapos yung management, yung computer, yun, ano pa. So, pati sa operations, no? So, basically, ang gandang tingnan, isang tingin mo, kita mo agad eh, no? So, ano yung pagkatitignan mo dyan, ano yung position mong hinahanap, ano yung position na pinag-uusapan natin, taga saan siya, taga HR. Training staff siya. Yun. Kita mo na kagad. Low, medium, high. Ano yung salary na katapat niya? Since yung job grade niya, kapapantay sila kay, kunyari, job grade 6 na siya. Job grade 6. No? Yung mangyayari dito, yung HR, merong job grade 6 siya. Yung finance, merong job grade 6. Yung operations and marketing, meron sila correspondingly. But not necessarily filled up. So, kung kinakailangan, filled up siya. So, the thing is, nandoon na yung ano. And then, yung incremental na difference ng bawat isa increases. Dito, sa pinakamababa, kunyari yung janitor, 5% lang yung low, medium, high niya. Habang tumataas, tinaas ko rin. And in between positions, from janitor to the staff, no, ang mangyayari doon, ano na siya, yung low medium high niya nasa ano na 10% na. And then in between meron 10% na increase dun sa from the previous position to the next higher position. Kuha nyo? So pagka AM dagdaga mo siya ng 20%, then low medium high, then another 20% o 15% low medium high, ganun ba? Such that pagdating dito sa itaas, palit naman doon yung increment ng pagtaas. Kasi mga manager na yan, ayaw naman natin pataasin lahat masyado sweldo.
Okay. Now, ang beauty doon, since it's all in percentages and in Excel, pagka pinalitan mo yung pinaka yung naka-anchor, naka-anchor lahat ng computation na yon doon sa ilalim. O sa ibabaw. O, basta 300 pesos. Nakalagay doon minimum wage. O, din nakalagay 300 pesos. Doon naka-anchor lahat ng computation such that pagka nag-decide ang government na itaas ng 15 pesos, 300 times 300 magiging 315 ang minimum wage per day. Nagtaas ng 15 pesos. Ipapasok mo lang 'yon 315 and all the salaries would follow. So finance equipped with that, alam niya kung magkano yung magiging katapat na taasan ng sweldo. Pwedeng i-apply, pwedeng di apply, pwedeng across the board i-apply. So, ganun. So, I hope that answers the question, Bren. Yung 300 is ang mura minimum wage. Buti nga ngayon, 500 na eh. Laki, no? After how many years, no? 500, 200 lang tinaas. Minimum wage. Maano talaga. So, yun lang. Okay. May time pa tayo, no? Marami pang time. Okay. Yung kunin ko na lang ngayon, isama ko na to para isang vlog na lang. Yung topic ko ngayon is the video 58. Video 58. It's the other company, the Shih Tzu Eastern Onion Company. Titinda na si Buyas. Dinisguise ko eh, para hindi ako madimanda. Shih Tzu Eastern Onion Company. Maisip nyo naman na, di ba? Obvious. So, one day, nag-meeting kami nung boss ko, yung Executive Vice President, Yankee. Okay. Nag-meeting kami. Ay, nagbubulahan kami. Tapos sabi niya, tanong siya sa akin, how are you? I'm fine. Tapos na, we never got to chat with each other. Ang sabi niya ganun. Now it's a good time, sabi mo ganon. So, how do you find the company? Oh, it's okay. There are some problems, but everything can be solved, sabi mo ganon. And then, tanong niya, I would like to know how you see yourself in the company 5 years from now, sabi niya ganon. And then, sabi ko, 5 years from now, sa loob-loob ko, ang sabi ko lang doon yung sa kaibigan ko na nag-recommend sa akin, sir, pagbiyangi tayo sa 2 taon, tops na yon 2 taon. Wala akong ambisyon na maging somebody sa corporate. Wala, ayoko na. Pabanjing-banjing na lang ako ngayon, sabi kong ganon. So, 1 year, 2 years of my life, ibigay ko sa inyo. Para wala siyang masabi sa akin. So, again, balik tayo doon sa usapan namin ni Mr. EVP Yankee. Sabi niyo, ate, sabi ko sa kanya, 5 years from now, if I am still with the company, I might have your position. Gulat siya. Nagulat siya. What? Yeah, because you will be president of the company. Your dad will be probably playing golf somewhere or traveling abroad with a retired status or enjoying life or... And you'll be president, I'll be the EVP. tawa lang kami. Lakas ng loob ko, no. I was that confident na I'll have your position. Tatanggalin ko rin siya. Pero hindi, wala naman ako ambisyon na umabante. Now, sabi niya, I think you're having a good time with the HR division. It's so easy for you, sabi niya ganun. Yung pala, introduction pa lang niya yun. Ako naman, okay lang. I'm managing, sabi niya ganun. Tapos, biglang, kaboom, binagsak niya. Sabi niya, I want you to help me analyze the investments that we might partake in.
There are three options. Number one option is a school na pag-aralan mo, tignan mo, if it's profitable. It's a school in Paranaque na parang we're being partnered na to invest in. Sabi niyang ganon. Number two, it's a real estate project in Baguio City. Sabi ko, oh, maganda, Baguio, ha? Oh. And the proposal is about 5 stories, 6 stories. Kasi meron limitation yung height sa Baguio, no? 5 to 6 stories ang height na pag nagagawin, and then magfa-fund tayo. Tapos, I would like to see if it's really viable the way na sinasabi nila. Okay, sabi ko. And number three is franchise na of an Eastern Onion. Eastern Onion Company. It's a franchise being paid to us. Kasi yung may meron daw problema ng pagbayad sa Shih Tzu, hindi makabayad, so parang matapos na yung singilan at parang hindi umabot sa korte, ibabayad na lang niya yung asset niya na franchise, magkontratahan na lang, na parang nire-relinquish niya, ipinamamana sa Shih Tzu Company yung franchise. Okay, sabi ko ganun. Tapos right there, parang naisip ko, buti na lang, meron akong subject sa AIM, sa MBM, na analysis of investments. So, madali lang yan. Analyze. Analysis of investments nga. Analyze. Titignan mo kung ano yung, iwi-weigh mo ba? But it should be defendable, no? So, isang consideration, syempre, yung isang criteria is capital, the amount involved. Number two consideration is yung ease of management, tapos yung return, gaano katagal, yung ganon. And then, of course, i-apply mo yung return on equity using discounted cash flow. Standard naman na yun para sa isang feasibility. Titignan mo yung balik sa'yo ng pera over the stretch of time, yung project life nung investment na yun. Pag bumalik lahat sa'yo, in-apply mo yung inflation rate ng pera. If the computations, yung net present value is positive, ibig sabihin, kunyari, yung investment mo, 1 million, tapos nun, kinompute mo lahat ng cash flow, and then ibinalik mo yung value niya over time. Kasi as inflation comes in every year, kunyari, 4% per annum, by the end of it, kunyari, 10 years, yung pera mo, hindi na ganun yung kasing halaga ng 1 million. Hindi tama? So, ganun din yung makita mo. So, pagka binalik mo and then naging 1.2 million yung pera mo by just deciding na invest in this project, you're 200,000 richer. Ganun lang kasimple. So, what more kung 1 million mo now, invested now by just signing yung agreement na mag-invest ka dyan, it becomes 5 million in today's value. The best yun, di ba? Ang ganda. Pero yung talagang actual numbers na nakalagay, kunyari 10 million, pero dahil sa discounted cash flow na, just to exaggerate it, 5 million lang siya, hindi siya 10 million. Kuha nyo? Pero 1 million now becomes 5 million today, that's a good investment. Pagka equal lang, 1 million mo is 1 million pa rin after lahat ng perang pumasok. Do not go for the investment. Lalo na kung 1 million mo, pag binalik lahat ito, magiging 800,000. Negative yung net present value. Never go for that investment. Ganun kadali. So, after weighing everything, ang recommendation ko sa kanya, go for the Eastern Onion na venture.
Meron pa ba ako nakalimutan? Okay, may doon sa ano, sa analysis of investment, merong quantitative and then may qualitative. Yung quantitative, madali yung compute-compute ka lang eh. Pero yung qualitative, titingnan mo, yung sagutin mo na if the business is related that you're about to enter into, is it related to the core business ng Shih Tzu Company? Isa yun. Will it bolster the image of the existing business now na Shih Tzu Company? Isa rin yun. Yung mga hindi yung iwi-weigh mo pero it's subjective. Yung isa, objective, no? So, after weighing everything, sa akin, ayaw ko na sa eskwelahan, mabagal yung recovery, malaki yung investment, malaki yung perang kailangan. Pati yung ano, yung condo. So dito tayo sa Eastern Union. So we will name it Shih Tzu Eastern Union Company. So what is the cost of the company? Ayan na. Nag-present na ako sa board of directors and then some invited guests. Present ako. Ang haba ng spreadsheet ko, yung buong conference table, nandun yung accordion ko na spreadsheet. Continuous form ng computer. So, naka-spreadsheet lahat yon. Ang haba. It's all about remittances. At that time, the remittances of overseas Filipinos, kayo yon siguro, yung iba sa atin, iba sa atin dito na member. At that time, 1997, nasa mga 5 to 10 billion dollars, no? Wala pa nga 9 eh. So, kinuha ko kasi yung start, kunyari 1989, 1991, etc. At that time, yung 1995, nasa 5 billion dollars, okay, ang remittances. So, ang sabi ko, if we will capture a significant market share, kasi right then, ang existing pa lang na mga franchises ng Eastern Union, kukonti pa lang. And then, papasok kami. Boom! 120 branches kagad nationwide. Okay, di ba? 120 branches. Tapos nun, we will not stop there. Kakapturin pa natin yung iba na pwede nating kausapin, mga allies, etc. Such that we become 1,000 or plus, 1,000 plus branches nationwide. Definitely, we will capture a big chunk ng market share. Now, the good thing is, I project, sabi kong ganun sa board, ang confident ko nun, I project na in a span of 20 years, the remittances will reach $24 billion. More or less, sabi kong ganun. So, if we just get 10% market share, that's $2.4 billion. Kano yun sa peso? Ay, nako. Magkano yun sa peso kung 10% ang market share? Kasi nga, all over the country kayo eh. Sino ba yung nagre-remit? Di ba mga OFW kung saan saan galing? O di, papadala ka sa Tawi-Tawi, papadala ka sa Apari, buong Pilipinas, nandoon na yung branches ni Shih Tzu Company. Yun. And you know what? The best part? It will only cost the company to set it up, sabi ko nga nun, 150,000 pesos. Paano yun? May space na eh. May computer na eh. All the branches na 120 branches nationwide, meron ng mga offices. Ang kailangan ko lang is 1 square meter. Ayan, 1 square meter. 1 square meter of office space na nandun yung computer, nandun yung silya,
And then, parang teller na siya. Ayan na, yung magre-remit. Yun lang. Oh. Ngayon, gusto nyo improve yun, gastusan pagka kumikita na. Pero to set it up, hindi. Okay, 150,000 and isa pa nga dun, yung parang one-time bonus na para hindi mag, ano yung mga cashier, mag-revolution. one-time big time na, sige, meron kang 500 pesos na pang ayuda, 500 pesos at that time. Eh, siyempre, tuwan-tuwan na yung tao. Over and above yung extra job para mag-training siya. You know? Parang ano siya, training allowance, actually. Tapos tuturuan siya. So, in-approve. Na-approve yung kagad eh. Tapos, yung mga tao doon, tinanong yung ano yung boss ko eh. Can we pirate him? Pinapirate ako. Andun si Mr. Ang eh. San Miguel ano properties at that time. Tapos nandun sila Ocampo, Benaventura, manay mga ano mga bankero. The presentation was very clear eh. Kitang-kita na it was a good investment. So, fast forward. Na-set up siya. And then, up to this day, nandyan siya. And yung company is really earning from that, ano, from that venture. Di ba? Kasi isipin mo nga naman, remittances mo ngayon, $35 billion. Last year, $35 billion. Kahit 1% na lang nga eh. 1% market share. $35 billion sa 1% na lang. Diyos mio. Magkano yun? 35. And 10% is 3.5 billion. O, di yung 1% is 300... is 3.5 billion. Laki, di ba? 3.5 billion, so 1% is 350 million. Malaki dollars times 50. So ano, sana nagbabayad ng taxes ano. Okay, that's why yung mga empleyado syempre niya nakinabang, tatapatan niyan eh, syempre increase na yung mga salaries niyan. Andun pa rin yung mga ano, yung mga dating tao. Iba nga doon, sigane. Ibang managers doon, sigane. Pero yung mga iniwanan ko doon na ano, na mga kaibigan, mga ganon, okay naman sila. We're still in touch sa Facebook. So yun lang ang ano ko ngayon, yung topic na yun. Si Shih Tzu Eastern Onion Company. So simple. Na-analyze ng gusto, it just took a little projection. Walang pupuntahan eh. Dumadami ang Pilipino na nag-a-abroad. Nagre-remit na noon ng 5 billion dollars. Yung historical. From a small amount, titignan mo yung graph, ganyan yung graph niya. Ito yung 5 billion, ito yung simula niya, 1989. So isipin mo, ganyan yung graph. O di, project mo lang over time. Kaya umabot ako ng mga 24 billion after 20 years. Eh, more than 20 years na. Now, it's 35 billion in 2021. Grabe, no? So, simple. Projection, simple understanding of what's happening. Eh, wala yung magulo Pilipinas. Malabo ang kita sa Pilipinas. Yung mga kababayan natin, nag-abroad. Ilan lang ang Pilipino noon abroad? Ngayon, ilan na? 9 million Pilipinos abroad. Lahat yun magre-remit. Oh. Tapos, ang kita, for every transaction, piso. For every conversion, piso. So, kunyari, nagpadala siya ng $1,000. O di, 1,000 pesos. Di ba? Sa Forex, ang kita.
sa ano na yon, sa pero sa transaction piso, depende dun sa scale ng ano ng amount na pinapadala. So double kill eh, isa sa forex, isa do sa transaction fee, di ba? That's why walang talo eh. And all you have is yung naka-hook up, naka-online kayo dun sa mother na sending Eastern Union origin and then Eastern Union dito ni Shih Tzu. So, and then, konting tao lang ang kailangan. Hanggang sa lumaki na. And then, dumami na yung branches. Siguro ngayon 2,000 branches na eh. Thereabouts. So, maybe Shih Tzu is the biggest franchisee ng ano, ng Eastern Union. Okay, yun lang. Sa mga ano, taga Eastern Union, kamusta kayo? Mabuhay kayo. Stay grounded. Tapos nun, enjoyin ninyo. Ha? Tapos magdasal kayo, pasalamat kayo. Maraming salamat sa inyo. And to my subscribers, maraming salamat sa mga comments ninyo. Like, share, no? Tapos yung mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe. Maraming salamat. Kung may na-appreciate ninyo yung kwento ko, thank you so much. Thank you, Brent, for the comment. Bye-bye.